Isang magandang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito ay muli na naman tayong tatalakay ng isang bagong paksa at pinapaniwalaan ko na ito ay napakahalagang bagay para sa buhay ng mga mananampalataya. May kaugnayan ito sa mga magaganap sa kanilang relasyon sa Diyos, kaya dapat ay pinag-uukulan ng panahon. Mayroon po akong isang katanungan para sa inyo at ito, interesado ka ba sa mga bagay na magaganap sa ating hinaharap? Sa karamihan ay tinatawag itong the end times, sa iba naman ay the last days, at sa wikang Ingles ay tinatawag ito na eschatology. Ang eschatology is the branch of Christian theology that deals with the biblical study of prophecies about the last days. Sa Tagalog, ito ay bahagi ng pag-aaral ng mga Kristiyano sa teolohiya o tungkol sa Diyos na tumatalakay sa biblical na pananaw tungkol sa mga hula na magaganap sa mga huling araw. Kung mapapansin po ninyo, ay lagi kong ginagamit yung salitang biblical sapagkat lagi kong hinahangad na tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia. Hindi po tayo basta-basta sumusunod sa ating mga naririnig, sa ating napakinggan sa nakaraan, kundi binabalikan natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay-bagay na pinapaniwalaan ng mga Kristiyano. At sa pamamagitan ng niloob ng Diyos na maganap sa aking buhay, na mabasa ang buong Biblia ng paulit-ulit, ay malaking tulong upang madali kong maalala kung ano ang sinasabi ng isang lugar tungkol sa isang bagay. Sapagkat alam naman natin ng ating kaisipan o ang ating utak ay para itong computer na kapag ka naalala natin ang isang bagay ay hinihigop lahat ang mga kailangan natin. At diyan ay nakakatulong ang ating ginagawang patuloy na pagbabasa ng Biblia. Isa sa mga mahalagang maunawaan tungkol sa mga huling araw ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Diyan po nagkakaroon ng pagkakaiba-iba na pananaw ang mga nagtuturo at sa bagay na yan ay nakakaepekto ng malaki sa paghahanda ng mga mananampalataya sa kanilang hinaharap. Alam naman natin ang mga ilang pananaw na palagi nating naririnig, yung tinatawag na pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Yung mga iba naman na galing sa Bible school ay ginagamit ang millennial, amillennial, post-millennial, at kung ano-ano pa. Sa ngayon po ay nais kong itanong sa inyo ang isang bagay na yan. Ano ang inyong pinaninindigan o pinapaniwalaan sa lahat ng aking sinabi? Napatunayan mo na ba sa Biblia na yan ay katotohanan? Alam natin na sa pag-aaral sa mga ganitong aralin o paksa ay kalat-kalat ang pagkakaloob ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Marami po rito ay mula pa sa lumang tipan, pero siyempre higit sa lahat ay sa bagong tipan at lalo na sa aklat ng pahayag na kung saan ay pinapaniwalaan ko na sa panahong yan ay ibinibigay na talaga ng Diyos ang pagpapahayag sa mga bagay na magaganap sa mga huling araw na ito. Dahil po dyan ay pinapaniwalaan ko na ang Biblia ay sinasabi kong eschatological, maraming hula o prophecy na hindi lamang sa bagong tipan kundi maging sa lumang tipan. Pag pinag-aralan natin ang tungkol sa bagay na ito ay hindi natin maisasantabi ang mga aklat ng Isaias, Jeremias, Daniel, Ezekiel, Amos at marami pang iba. Ang isang malaking problema sa pag-aaral sa paksang ito ay ang ginagawa ng mga ilan na pinapaniwalaan ang bagay na kanilang nagugustuhan, hindi yung kung ano ang sinasabi ng Biblia. Alam natin na nagiging pamilyar, siyempre yung pinakamadali kung paano makarating ang isang mananampalataya sa kaharian ng Diyos. Isa pang bagay na nagpalawak sa problema tungkol sa pag-aaral na ito ay ang excitement ng mga baguhan na ituro ito na hindi man lamang nila tinignan kung sa Biblia ay ito ay mga katotohanan.
napakahalaga ng malalim na kaunawaan sa banal na kasulatan sa pagtuturo nito. Ako ay naniniwala na kahit ang katuruan ito ay magdudulot ng problema o kaya ay banta sa ikaliligtas ng mga Kristiyano. Kaya sa pagkakataong ito, ako ay magbibigay ng mga ilang punto kung gaano kahalaga ang pag-aralan ang tungkol sa mga huling araw. Sa bagay na ito ay mayroon po tayong nakahanda na 12 punto na nagpapakita kung gaano kahalaga ang pag-aaral ng Eschatology. Ang ating pong number 1 ay katulad ng sabi ko kanina, the Bible is eschatological. The Bible is eschatological. Malala niyo yung sinabi ng Isaiah 46:10 na kung saan ay sinabi ng Panginoon, I made known the end from the beginning. At sa Isaiah pa rin, doon sa 34:16 na nagsasabi na ang salita ng Diyos ay kumpleto, hindi nawawalan ng katotohanan o katugunan sa bawat katanungan tungkol sa Diyos at sa kanyang mga plano. Nabanggit ko na rin kanina, ang mga ilang aklat sa Lumang Tipan ay nagtataglay ng mga hula para sa Bagong Tipan. Ang katotohanan, kung titingnan po natin, kahit ang tungkol lamang sa ating Panginoong Kristo, napakaraming hula na inabangan ng mga Hudyo at marami pong bahagi ng kanyang buhay ang nakatala bago pa siya dumating. So sa bagay na ito na ating pinag-uusapan, ang tungkol sa mga magaganap sa mga huling araw na ito, ay hindi rin ito ipinagdamot ng Panginoon sa atin, kundi nais niya na maunawaan ng mga mananampalataya ang mga katotohanan tungkol sa bagay na ito. Mapapansin po ninyo kalaunan na kahit ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa Antikristo, sa Millennial Reign of Christ, ay makakabanggit tayo ng mga talata mula sa Lumang Tipan. Punta po tayo sa ating pangalawa. God wants His servants to know and understand the end time events. God wants His servants to know and understand the end time events. Revelation 1:1, ganito po ang sabi. The revelation from Jesus Christ, which God gave Him to show His servants what must soon take place. He made it known by sending His angel to His servant John. Pansinin po ninyo ang katotohanan ito, na ang aklat ng pahayag ay ibinigay ng Ama sa kanyang bugtong na anak upang ito naman ay ibigay sa isang anghel at yung anghel na yon ang siyang magdadala kay John upang ang kanyang mga lingkod. Tingnan po ninyo yung salitang servants, hindi po ito para sa iisang tao, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. To show His servants what must soon takes place. So sa talatang ito ay makikita natin na ninanais ng Diyos na maunawaan ng kanyang mga lingkod ang mga magaganap sa mga huling araw. At dahil pinapaniwalaan ko ng aklat ng pahayag ang siyang pinakapunong-puno ng mga bagay na ibinigay ng Diyos tungkol sa kaalaman at kaunawaan sa mga mangyayari sa mga huling araw na ito, ay makikita natin na ninanais ng Diyos na talagang malaman ng mga mananampalataya ang mga kaganapan sa mga huling araw na ito. Ang nakikita ko lamang na problema ng marami tungkol sa pag-interpret sa aklat ng pahayag na malamang ay hindi naunawaan ng marami ay yung tinatawag na sequence. Sequence. Sa bagay na yan, ay nangangailangan na pag-aaralan ng isang tao o kaya yung mga tagapagturo kung paano nagbibigay ng pahayag o kaya ay pangitain o kaya ay panaginip ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Makikita ang bagay na yan sa pamamagitan ng panaginip ni Jose, na kung titingnan ninyo ay hindi lamang po minsan
ipinakita sa kanya na darating ang panahon na ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang mga magulang, ay maniniklod sa kanyang harapan. Kung maalala po ninyo, una ay binigyan siya ng Diyos ng panaginip na yung kanyang bugkos ng uhay ng trigo at yung bugkos ng uhay ng trigo ng kanyang mga kapatid ay yumuko sa kanyang trigo. Kalaunan ay muli siyang binigyan ng Diyos ng panaginip tungkol sa mga bituin at buwan at maging ang araw na nung bigyan ito ng pakahulugan maging ng kanyang mga kapatid ay nangangahulugan na kasama ang kanyang mga magulang sa maniniklod sa kanya sa darating na panahon. So diyan ay makikita natin na hindi po ibinubuhos ng Diyos sa isang lugar ang lahat ng detalye ng nais niyang ipabot sa kanyang mga lingkod. Diyan pa lamang ay makikita natin na kung ang isang mangangaral o nagtuturo ay ibubuhos niya ang kanyang paninindigan sa isang lugar lamang, kukuha siya ng mga ilang talata na gusto niya, ay sinisigurado ko na magkakaroon ng problema ang kanyang interpretasyon. Pag-aralan ninyo ang mga simple pang pagbibigay ng Diyos ng mga pangitain sa buhay ni Paraon na nandoon pa rin sa aklat ng Genesis. Gayon din naman ang mga pangitain at panaginip ni Daniel na kung saan ay makikita natin na paulit-ulit at kahit doon lamang sa ibinigay ng Diyos na kaalaman sa magaganap sa hinaharap kay Nabucodonosor. Ang punto ko po diyan ay kailangang alam mo ang sequence ng events at nais kong maunawaan ninyo bilang mga estudyante na kapag ka binasa ninyo ang aklat ng pahayag ay para kayong nanonood ng isang pelikula. Paano ko nasabi ito? Sapagkat sa pelikula, marami itong senaryo na kung saan ay nandirito ka sa isang senaryo, mamaya-maya lang ay papakita sa iyo ang isang senaryo sa isang lugar, babalikan mo yung lugar na naunang napanood mo, pupunta ka rito sa gitna, marami pong aspeto yan. Doon ay upang magkaroon ng interes ang mga tagapanood ng pelikula. Nagiging exciting siya sapagkat hindi nila kaagad nakukuha ang hangganan ng pelikulang yon. Pero isang bagay ang nais kong makita ninyo na kaibahan ng pangitain na ganito ang ginawa ng Diyos. Naglagay siya ng detalye sa iba't ibang lugar. Ang sequence ng aklat ng pahayag ay hindi rin madaling maunawaan. Yan ay sapagkat ayaw din naman ng Diyos na sa isang upuan lamang ay akala ng isang tao na nauunawaan niya na lahat. Paalala ko yung sinabi ng Proverbs 25 verse 2. It is the glory of God to conceal a matter, and it is the glory of a king to discover a matter. So, kaluwalhatian ng Diyos na itago ang mga bagay, subalit, kinakailangan itong saliksikin ng mga nais makaunawa nito. At ito naman ay hindi ipagkakait ng Diyos sa mga nagsisikap na malaman ang mga bagay ukol sa Kanya. God is a rewarder of those who diligently seek Him. At ang unang-una dyan ay ang pagtuturo ng banal na Espiritu. Malinaw yan sa 2 Pedro 1:21 na walang nakakaunawa sa salita ng Diyos maliban sa paggabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Kaya't dyan pa lamang ay nangangailangan ng totoong banal na pamumuhay sa mga sikretong buhay ng mga mananampalataya. Naniniwala ako na sino mang may kayabangan, may pagmamataas, hindi pagpupursigi ng kabanalan kahit kailan ay hindi makakaunawa ang mga taong ito. Alam natin na yan ang nangyari sa mga eskriba at mga pariseo na dahil sa kanilang pagmamataas at hindi pagpapakababa, nag-aakala ang mga tungkol sa Diyos ay makukuha nila sa kanilang sariling kaalaman sa Bible school ay hindi sila nakaunawa ng kalooban ng Diyos. Maalala ko
na dito sa aklat ng pahayag ay sinabihan si John na huwag mong selyuhan ang mga bagay na nakasulat o nakahula sa aklat na ito. Revelation 22:10. Samantalang doon sa aklat ni Daniel ay sinabihan si Daniel ng Diyos na seal up, takpan mo, huwag ipaalam. At yan ay nangangahulugan na ayaw pang ipaalam ng Diyos yung mga bagay na nakahula sa mga ibinigay kay Daniel na kanyang isinulat. Samantala, kung pag-iisipan natin ang salita o ibig sabihin ng salitang revelation, ito ay may mga kahulugan din sa English na unveil, parang pag-aalis ng takip yan o ng talukbong, divulge, ay pagsisiwala, ganun din naman ng disclose, uncover, conceal, or to open up. Yan po ang mga ilang salita na kapareho ng ibig sabihin ng revelation. Nawa po ay mapaniwala ko kayo na ang Diyos ay talagang ninanais niya na sa mga huling araw na ito ay maunawaan ng kanyang mga pinili ang kanyang nais na mangyari sa mga huling araw na ito. Hindi tayo magiging ignorante sa mga gagawin ng Diyos. Pupunta tayo sa ating pangatlo. Jesus spoke much about the last days or the end times. Jesus spoke much about the last days or the end times. Sa susunod ay malamang ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba talaga ang totoo. Last days ba, end times, o kaya ay pareho o hindi pareho. Pero isang bagay na makikita natin tungkol sa eschatology ay pinagkaabalahan ito ng Panginoon na ituro sa kanyang mga alagad. Sa apat na ebanghelyo ni Matthew, Mark, Luke, John ay makikitaan natin ito ng mga pagsasalita ng Panginoon tungkol sa mga magaganap sa mga huling araw. Kung pansinin ninyo ang Mateo 24:13 ng Marcos at Lucas 21 ay may mga sinulat ang mga alagad na ito tungkol sa mga sinabi ng Panginoon na magaganap sa mga huling araw. Pansinin ninyo ang Matthew 24 para hindi po kayo malito. Mag-focus kayo doon at makikita nyo na ang mga alagad nang tinititigan nila ang mga gusali sa kanilang kapanahunan na nagpasimula ng magtaasan at sa kanilang pagkamangha ay sinabi ng Panginoon, walang bato na matitira sa ibabaw ng kapwa bato na nangangahulugan, nagbibigay ang Panginoon ng panimula upang makapagsalita tungkol sa mga huling araw. At nung siya ay tanungin ng mga alagad, kailan magaganap ang mga bagay na ito? Kailan ang iyong muling pagbabalik at kailan ang wakas ng mga panahon? Tandaan po ninyo yung tatlong tanong na yan, nandyan po yan sa Matthew 24. At kung papano na ang mga alagad ay interesadong malaman ng mga ito, ay makikita nyo ang pagka-interes din naman ng Panginoon na ipaliwanag sa kanila hanggat maaari ang bawat punto tungkol sa kanilang katanungan. Nagpapakita ito na ang tungkol sa mga huling araw ay excited ang Panginoon. Punong-puno siya ng mga bagay na ito sa kanyang puso because from the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan po ang katotohanan. Marami akong nakikita na mga Kristiyano, maging mga pastor o tagapagturo, na kapag ka nagsasalita ang mga ilan tungkol sa mga magaganap sa mga huling araw ay hindi sila nakikinig, umaalis sila, na nagpapakita ito na talagang hindi sila interesado na malaman o maunawaan ang mga bagay tungkol sa mga huling araw. Maalala ko nga yung pastor ng napakalaking gawain na nung kami nagsasalita ng mga bagay na magaganap sa mga huling araw, baguhan pa akong pastor noon, at siya ay kinikilalang isang leader sa aming grupo. Ang tanging nasabi niya tungkol sa bagay na ito, ang paniniwala ko pag dumating na ang Panginoon ay wakas na ng lahat ng bagay. Biruin po ninyo na kung ganito ang isang leader, ang kanyang pananaw ay hindi tumutugma sa itinuturo ng Biblia. Una ay sapagkat
malamang ay hindi siya nag-aaral ng malaliman sa salita ng Diyos, hindi siya interesado sa bagay na ito, kaya't umiiwas siya na pag-usapan ito. Pinuputol niya ang pag-uusap tungkol sa bagay na ito. So, ang katanungan ko sa iyo, are you a criticizer? I mean, of the teachings about eschatology? Are you an eluder? Umiiwas ka kapag ka ito ay pinag-uusapan? Or are you a person wanted to learn the things about the last days? Punta tayo sa ating pang-apat. The Holy Spirit is the Spirit of Prophecy. The Holy Spirit is the Spirit of Prophecy. Revelation 19:10. For it is the Spirit of Prophecy who bears testimony to Jesus. Diyan ay makikita natin na ang Espiritu ay Espiritu ng propesiya, mga hula na magaganap sa hinaharap. Narinig ninyo sa aking pagtuturo na it is because the Holy Spirit is the Spirit of Prophecy ay sinisigurado niya na lahat ng bagay na isinusulat ng mga kinasihan niya sa mga nauna sa atin, sa lumang tipan, sa bagong tipan, ng mga apostol, ay sisiguraduhin ng banal na Espiritu na ito ay matutupad. Kanina ay nabanggit ko sa inyo ang ikalawang Pedro 1:21. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Diyan ay makikita natin na ang banal na Espiritu ang gumawa sa buhay ng mga nagsulat ng mga bagay tungkol sa hinaharap, at katulad ng aking sinasabi na sisiguraduhin niya na ang mga ito ay mangyayari. So tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Kung ang banal na Espiritu ay interesado sa mga bagay na mangyari sa hinaharap, o sabihin natin sa mga huling araw na ito, masasabi ba natin na yung mga walang interest, hindi nagkaabala na pag-aralan ito, o kaya ay mga walang alam tungkol sa mga magaganap sa mga huling araw na ito ay mga anointed? Pag-isipan po ninyo ang aking sinabi. So ipinakita ko sa inyo ang unang apat natin. Ang Biblia ay punong-puno ng tungkol sa mga magaganap sa mga huling araw na ito upang tayo ay hindi maging ignorante tungkol sa kanila. Pangalawa, ang Diyos ay ninanais niya na maunawaan ng kanyang mga alagad ang mga kaganapan sa mga huling araw na ito. Pangatlo, ay pinakita ko sa inyo na ang Panginoon ay napaka-interesado sa mga bagay na magaganap sa mga huling araw, at ang pang-apat natin ay tungkol sa banal na Espiritu na siyang nagbigay ng mga hula tungkol sa mga kaganapan sa mga huling araw. Punta naman tayo sa ating panglima. The apostles and early believers desire to understand. The apostles and the early believers desire to understand. Malala niyo yung sinabi ko kanina na diyan sa Mateo 24 ay may tatlong katanungan ang mga apostol o ang mga alagad ng Panginoon sa kanya. Nangangahulugan yan na sila man ay interesadong malaman ang mga kaganapan sa mga huling araw na ito kahit sila'y napakalayo pa sa panahong yun. Kalaunan ay makikita natin ito sa kanilang mga sinulat. Lahat halos sila ay meron na rin sinasabi tungkol sa mga huling araw, at ako'y naniniwala na ito ay makakatulong ng malaki para sa atin, makakadagdag upang lalo nating mapagtagni-tagni ang mga kaganapan sa mga huling araw na ito. Yan ay sapagkat ang banal na Trinidad ay nais nilang maunawaan natin ang kanilang kalooban tungkol sa mga araw na ito. Alam natin na si Pablo ay maraming sinabi tungkol sa mga huling araw, maging si Pedro, si Santiago, si Judas, si Juan, lahat sila ay nagsipagsulat tungkol sa mga mangyayari sa mga huling araw. Ang ating pang-anim, motivates spiritual growth. Motivates spiritual growth. Ang isang mananampalataya na hindi concerned sa eschatology ay makikita nyo na yan ay malamang immature. Isa pa ay maligamgam ang pananampalataya niyan, at isa pa
ay malamang siya ay labis na makamundo. Sobra pa ang kanyang involvement o paghahangad sa mga bagay sa mundong ito. Siyempre, kapag tayo ay nagka-interes sa mga bagay na mangyayari sa mga huling araw, makikinig tayo sa mga nagsasalita tungkol dito. Hindi naman natin kailangan paniwalaan ang lahat. Ang mahalaga ay matimbang-timbang natin, makita natin sa Biblia kung ano ang sinasabi nito. At siyempre, nais kong sabihin sa inyo na huwag niyong tanggapin basta-basta ang isang bagay na pumapabor sa inyong kalalagayan. Nabanggit ko yan kanina na yan ang dahilan kung bakit maraming kamalian sa pagtuturo tungkol sa eschatology. Isa pang bagay na kapag tayo ay nagka-interest dito, sinisigurado ko na tutulong ito upang lalo tayong maging maalab o palagian tayong maging maalab. Sa bagay na yan ay maalala ko si Noe ng paggawin ng Diyos ng daong. Ay siguradong kahit siya ay abala sa paggawa ng daong, ay hindi rin niya kinakaligtaan ang pangangaral. Nakasulat po ang bagay na yan. Pero kung titingnan ninyo, ay nakakatulong ito sa kanya at sa kanyang pamilya upang hindi sila manlamig na darating ang panahon na gugunawin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng baha sa kanilang kapanahunan. Pupunta tayo sa ating pampito, Motivations for Unceasing Obedience and Prayers. Motivations for Unceasing Obedience and Prayers. Nais kong basahin sa atin ang sinabi ni Pedro sa kanyang sulat sa 2 Pedro 3:11-14. Sinabi niya, "Since everything will be destroyed in this way, what kind of people you ought to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speeding its coming. That day will bring about the destruction of the heavenly fire. The elements will melt in the heat. But in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness." Isama ko po ang verse 14. "So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him." Diyan ay makikita natin nang si Pedro ay tumatalakay tungkol sa mga kaganapan sa mga huling araw, ay hindi niya kinakaligtaan na magbigay ng babala sa pamumuhay ng may pagsunod sa patuloy na pag-asa sa Diyos at ang pagpupursigi na maging karapat-dapat sa Panginoon. Yan ay isang motivation, lalo na kung alam natin. Pero matatandaan ba ninyo na maraming Kristiyano naman na umaasa na sapagkat sila'y nilinis na ng Diyos minsan, hindi na nila gagawin ang mga bagay na ito, ipinagkatiwala na nila sa Diyos, umaasa sila na kukunin sila ng Diyos sa mundong ito. At yan ay bunga ng kawalan, ng interest na maunawaan ang kalooban ng Diyos maging sa mga bagay na gagawin niya sa mga huling araw na ito. Iwan ko na lamang po sa inyo at basahin ninyo ang Roma 13:11-14. Roma 13:11-14. Yan din ay panggigising ni Apostol Pablo noon pa man sa mga mananampalataya sa Roma. Tandaan niyo itong aking sasabihin, mga kapatid. Kapag ka ang buhay mo ay hindi nababago ng iyong kaunawaan tungkol sa mga kaganapan sa mga huling araw, eschatology, sinisigurado ko ng iyong kaalaman o kaya ay kaunawaan tungkol sa bagay na ito ay mali. Mali ang naibahagi sa iyo na kaalaman tungkol sa eschatology kung walang pagbabago, walang pagpupursigi, walang pagsunod, walang tuluyang pananalangin, ang dahilan niyan ay malamang mali ang iyong kaalaman o kaya ay kaunawaan sa mga huling araw na itinuturo ng Biblia. So punta tayo sa ating pangwalo. Help us to know God better. Help us to know God better. Kung babalikan ninyo at pansinin yung unang apat na punto natin ay makikita nyo
na yung kaunawaan tungkol sa mga bagay nito mula sa Biblia, mula sa Ama, mula sa Anak, mula sa Banal na Espiritu ay tumutulong sa atin upang makilala natin ang Diyos. Kalaunan ay makikita natin na ang Diyos pala ay pahihintulutan niya ang Diablo upang ibuhos ang kanyang puot sa mundong ito na nangangahulugan na kakasangkapanin ito ng Diyos upang hanapin siya ng mga tao, at ang susunod naman ay makikita natin ang kanyang puot sa katigasan ng ulo ng mga tao, at sa puot na yan ay sobra-sobra kapag dumating na ang galit ng Diyos sa mundong ito. Lahat po yan ay nagtataglay ng tungkol sa eschatology. Kapag naunawaan nga natin ang bagay na ito at nakikita natin ang katotohanan, ay masasabi natin that God is really sovereign. God has told us about the things that are coming, that will be happening in the last days. Hindi alam ng mga taong ito na sumulat sa kanilang kapanahunan, maging yung mga tao na kanilang sinulatan, ang aabutin ng ating teknolohiya na katulad sa ating kinaroroonan sa panahong ito. Pero lahat ng ito ay hindi nakakasurpresa sa Diyos. Alam niya lahat ng mga magaganap. He is under control because He is sovereign. Malala ko na nung marinig ninyo na sinabi ko, hindi masisira ang mundong ito sa pamamagitan ng nuclear war. Pinapaniwalaan ko yon sapagkat sinasabi ng Biblia na walang ibang sisira sa mundong ito kundi ang Diyos. Mababasa natin yan sa 2 Peter chapter 3, beginning verse 8 hanggang doon sa verse 11 na binasa ko sa inyo kanina. Maraming Kristiyano ay hindi naniniwala na pahihintulutan ng Diyos ang kanyang iglesia na daranas ng hirap sa mundong ito. Kaya't ang gagawin ng Diyos ay kukunin sila, susunduin sila bago magkaroon ng matinding kaguluhan sa mundong ito. Sa bagay na yan ay makikita pa lamang natin ang katotohanan na magiging impartial ang Diyos, sapagkat napakarami pong lugar sa mundong ito na kung saan ay pinapatay ang mga Kristiyano. Kahit sa ngayon na habang ako'y nagsasalita, napapanood ninyo, ay libo-libong Kristiyano ang mga pinapatay, pinagbababaril, pinupugutan ng ulo, inaakyat sa kanilang mga tahanan, at ang dami namang mga Kristiyano na umaasa na hindi pa ihintulutan ng Diyos maghirap ang kanyang iglesia. Ngayon ay mauunawaan natin na sa pamamagitan ng eschatology, kapag ito ay naging maayos, makikilala natin ang Diyos, at higit sa lahat, kapag kaya na ipinakita ko sa inyo, ay ipapakita ko sa inyo ang isang magandang layunin ng Diyos sa bawat bagay na niloloob ng Diyos na pagdaanan ng kanyang mga pinili. Ang ating pangsiyam is we will not be misled by false teachers. We will not be misled by false teachers. Isang bahagi ng Mateo 24, nung ito ay baybayin ng Panginoon, ay ang paulit-ulit na pagbibigay ng babala sa mga tagasunod niya na dadami ang mga bulaang mangangaral, bulaang propeta, at paulit-ulit niyang ibinibigay ang babala ng pagiging maingat ng mga mananampalataya. Maalala ko yung sinabi ng Matthew 24:24, "And false teachers and false prophets shall abound, but even the very elect shall be deceived if that is possible." Shall be deceived if that is possible. Now, that is speaking about eschatology. In the last days, tandaan po ninyo yung salitang last days, sapagkat yan po ang ating susunod na pag-uusapan, at makikita nyo na baka maging tayo ay nadaya gamit-gamit ang salitang yan. Isang bagay pa na sa 2 Thessalonians chapter 2, I think verse 10 or 11, ay yung sinabi niya na dahil hindi sila umiibig ng katotohanan. Sino itong mga ito? Mga nagsasabing Kristiyano, nakakapakinig ng salita ng Diyos, na hindi nila inibig, niyakap ang mga katotohanan kanilang napapakinggan, ay ipapaubaya sila ng Diyos sa kamalian. Masakit man tanggapin ang katotohanan,
na nakikita ko na napakaraming Kristiyano ay naliligaw sa kanilang mga landas, umaasa sila na sila ay tatanggapin ng Diyos at patungo sa kanyang kaharian, at naganap ang bagay na ito dahil na rin sa kanilang kapabayaan at ni hindi paniniwala na dadami ang mga bulaang mga ngaral lalo na sa mga huling araw na ito. Maalala ko yung sinabi na aklat ng pahayag tungkol kay Satanas, na si Satanas ay bumaba sa mundong ito na taglay-taglay ang kanyang puot at nais niyang iligaw ang lahat ng tao. Siguro naman ay alam natin na hindi po ililigaw ni Satanas ang mga tao sa kanyang sarili. Ano ang kanyang gagawin? Kakasangkapan siya ng kanyang mga mangangaral. At sino ang madadaya ng mga bulang mangangaral? Siyempre, yung walang pag-ibig sa Diyos at walang pag-ibig sa kanyang mga salita. Walang panahon para sa kanilang pag-aaral o pagbibigay ng pag-aaral, personal na pag-aaral sa salita ng Diyos. Nakita ko ang katotohanan ito na maraming mangangaral, kapag ka hindi tumutugma sa kanilang kagustuhan, ang kanilang napapakinggan ay ayaw nilang pakinggan. Sa pangbagay na sila ay naghahanap ng mga magagaling sa mundong ito na tagapagsalita, yung mga kilalang tao. Paniniwala ba kayo na kapag ka ang nagsasalita, mga artista, mga sikat na tao tungkol sa mga huling araw ay agad maraming naniniwala sa kanila? Ang katotohanan niyan ay sapagkat kalimitang pabor para sa mga taong ito ang sinasabi ng mga taong ito. E kung sasabihin mo ba naman sila na aayusin nila dapat ang kanilang mga pamumuhay, magpursigi sa kabanalan, pagsisihan ng mga kasalanan, bagay na yan kapag ka narinig ng mga ilang tao, mga nagsasabing Kristiyano, ay talagang tatalikuran kanila. Iyan ang dahilan kaya maraming iglesia, ang ginawa na lamang nila sa kanilang mga simbahan ay ginawang entertainment agency. Masaya ang tao na umaattend sa kanila para itong club na natutugunan ang kanilang social life. Ako'y naniniwala marami sa kanila ay magmugulat sa ating hinaharap. Magiging totoo yung sinabi ni Apostol Pablo na ang Panginoon ay darating sa kanila na parang isang magnanakaw. Kung babasahin niyo yan sa 1 Tesalonica 5, makikita niyo na sa ating mga mananampalataya, totoong mananampalataya, ay hindi po darating ang Panginoon na parang magnanakaw. Pansinin po ninyo, puntahan po ninyo 1 Tesalonica Kabanata 5, basahin ninyo kahit verse 1 to verse 5, ay makikita niyo na sinabi ni Apostol Pablo na hindi darating sa mga totoong mananampalataya na parang magnanakaw ang Panginoon. Pero marami sa atin ay naikintal na yan sa ating isipan dahil hindi natin binabasa ng tama yung mga kasunod na talata. At ang tanong ko sa iyo, gusto mo bang madaya? Huwag kang magka-interes tungkol sa mga katotohanan ito ng salita ng Diyos. Kahit ano pa ang pagnanais na iiwas tayo ng Panginoon sa pagkadaya ay wala siyang magagawa kapag ka ito ay pipiliin natin. Punta tayo sa ating pangsampu. We will not be alarmed and surprised by the coming events here on earth. We will not be alarmed and surprised by the coming events here on earth. Kung titingnan natin ang mga pananalita ng Panginoon na hindi po siya nagkukulang ng pagbibigay ng mga palatandaan ng mga huling araw. Ang problema lang ng maraming Kristiyano ay hindi nila pinapaniwalaan ang mga nakasulat sa Biblia. Marami na rin po akong nabahaginan doon sa aking natutunan mula sa aklat ng Lucas 21 at sa Mateo 24 na kung saan ay sinabi ng Panginoon, ang henerasyong ito ay hindi lilipas at makikita nila ang pagdadating ng anak ng tao. Ano yung henerasyon na yon? At ano ang average na edad ng tao sa ating kapanahunan? Yun ay napakahalagang malaman natin. Baka ang itinuturo pa ng ating mga ngaral ay aabot tayo o ang average ay katulad sa panahon ni Noe na 120, hindi na po. Ayon sa Psalm 90 verse 10, ang edad na lamang ng tao ay 70 to 80. Tandaan niyo ang katotohanan ito. Minsan ay nangaral ako
at nagturo tungkol sa mga kaganapan sa mga huling araw. Sinalubong po ako ng isang lalaki na sabi niya, "Pastor, di ba wala namang nakakaalam ng oras ni araw? Bakit parang sinasabi mo ito ay mapaghandaan ng isang tao?" Alam niyo po, doon pa lamang ay nakikita ko na ang taong ito ay hindi niya inuunawa ang kanyang napapakinggan. Ang sinabi ng Panginoon ay walang nakakaalam ng oras. Ano ba ang oras? O ni ang araw? Ano ba ang araw? Iba po ang oras at araw sa isang henerasyon. Pag sinabing isang henerasyon, kung saan ay sinasabi ko sa inyo na umaabot yan ng 70 to 80 sa kasalukuyan, ayon sa internet, ang edad ng tao o average ng edad ng tao ay 74. Pero alam naman po natin na may mga lugar na mas mababa ang kanilang naabot na edad at meron ding mga bansa na kung saan ay paabot sila ng mahigit 100 sa edad, pero ang average ay nadudoon sa 74 sa ating kapanahunan. Nagiging tama yung sinabi ng Psalm 90 verse 10 na ang buhay ng tao ay umaabot ng 70 at kung may lakas ay umaabot ng 80. Subalit sa panahon na yan ay sakbibi ng dusat hirap. Pero ang punto ko po dyan, ang Panginoon ay nagbibigay ng hangganan. At hindi po yan tungkol sa ating henerasyon. Nagpasimula na po yan sapagkat may sinabi ang Panginoon na isang talinghaga tungkol sa igos na kapag nakita na ninyo na umuusbong ang mga dahon nito, alam ninyo na nalalapit na ang tag-araw. Kung titingnan ninyo, ang talinghagang yan ay tungkol sa pagbabalik ng mga Hudyo na nangyari na sila'y naging isang bansa muli noong 1948. Nasa ngayon ay nasa 74 years na rin. Paalala ko nung dumating yung year 2000, maraming tao o mga Kristiyano ay naalarma tungkol sa Y2K. Malalaban ninyo yung bagay na yon? Baka isa po kayo sa mga matinding kinabahan dahil sa mga maaring mangyari sa panahon na yon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi po ako naging biktima noon, hindi po ako kinabahan. Sapagkat kung titingnan naman natin ang Biblia, ay nagbibigay ito ng mga detalye, ng mga bagay na magaganap. Pagkasunod-sunod nito, yan po ay mahalagang maunawaan natin nang sa gayon ay hindi po tayo maliligaw. Punta po tayo sa ating panglabing isa. We can reinforce our hope. We can reinforce our hope. Alam niyo, basta po ang ating pinanghahawakan ay salita ng Diyos. Paulit-ulit na ninyong narinig sa akin na ito ay ibinigay ng Diyos kagagawa ng banal na Espiritu, yung mga hula na sinisigurado niya na ito ay mangyayari. Kapag kaalam natin ang mga sequences ng mga kaganapan sa mga huling araw na ito, ay hindi po tayo mabibigla, hindi tayo matatakot, magkakaroon tayo ng pag-asa na nakikita lalo na yung mga kaganapan na unti-unti ay nangyayari. Maalala ko yung isang Kristiyano nung ako'y nagtuturo ng Book of Revelation, kung hindi ako nagkakamali, ito po ay noong 1997 pa. Sa panahon na yon ay nakagawa na ako ng module tungkol sa Book of Revelation at nung ito ay aking ituro sa mga mananampalataya doon sa aking pinastoran, meron po doon isang lalaki, tatay, na hindi makapasok-pasok sa pananambahan kapag ka ito ay napapakinggan niya. Natatakot po siya. Sinabi po niya yun sa akin yata na siya'y natatakot sa mga maaring mangyari. Ano ba namang uri ng mga Kristiyano ang mga ganito? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano po? Kung titingnan ninyo yung Revelation chapter 6, diyan ninyo makikita na sa panahon na pahihintulutan na ng Panginoong Jesucristo ang mga kaganapan sa mga huli ng mga huling araw, ay meron talagang malaking digmaang mangyayari. Basahin nyo yung Revelation chapter 6, 3 hanggang 8, yung ikalawa hanggang ikaapat na nakakabayo, at ang suma total ng mamamatay sa digmaan, sa taggutom at sa talot ng kamatayan ay 1/4
ng populasyon ng mundo. Kung yan ay pinapaniwalaan natin, mangyayari at mangyayari yan, at makikita ninyo na talagang marami ang mamamatay. Sa kasalukuyan ay meron pong about 8 billion Earth's population. At ang 1/4 niyan ay 2 billion. Guys, kung sabihin sa inyo na ang populasyon ng Pilipinas ay mahigit ng 100 million. Sabihin na natin 100 million. Marami na po ba yan? Of course, napakarami na po nun. Pero kung yan ay kukumpara natin sa sinasabi ng Biblia na mamamatay dahil sa digmaan, tagutom at salot, para maabot mo yung 2 billion, imumultiply mo yung 100 million ng 2,000. Tama po ba ako? 2 billion po ang nakikita ko sa Biblia na mamamatay dahil sa kaganapan. Pero kung alam natin ito at tayo ay nakahanda sa darating na panahon, lalo na sa araw ng kamatayan, tulad ng sabi ko, na kapag ka ang iyong kaalaman tungkol sa eschatology ay hindi kanya dinadala sa tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng kapanatagan sa iyong buhay. Pero kapag ka ito ay naunawaan mo at pinapaniwalaan mo na bubuhay ka ng tama sa Panginoon, ginagawa mo yung mga dapat mong gawin bilang isang mananampalataya, nagiging masunurin ka sa Panginoon, ang pag-asa mo sa Kanya, alam mong hindi mo kayang hawakan ang iyong buhay, ay ipagkakatiwala mo ito sa Kanya at mawawala ang pagkatakot sa iyo. Yan ang halaga na ang pinanghahawakan lamang natin sa Diyos ay walang iba kundi ang Kanyang salita. Punta tayo sa ating panlabindalawa at ito na po yung ating panghuli. Understanding helps us to teach other believers. Understanding helps us to teach other believers. Kung tayo po ay nakahanda sa bagay na ito, alam natin ang ating mga sinasabi, proven yung ating mga sinasabi, it's biblical, ay napakaganda po na maibahagi ito sa mga tao sapagkat ito ay pagbibigay ng babala sa kanila. Alala ko yung sabi ng 1 Peter 3:15, idambanan ninyo si Jesucristo na Panginoon sa inyong mga puso. Maging handa kayo lagi na ipagsabi ang tungkol sa inyong pag-asa. So diyan ay makikita natin na kung tayo ay may kaalaman, meron tayong nakaimbak na katotohanan sa ating mga puso at kaisipan, ay magiging handa tayo na magbahagi maging sa ating mga kapwa Kristiyano. Awa po ay hindi tayo nagbabahagi dahil tayo ay emotionally convinced sa ating mga naririnig o kaya ay dahil lamang sa takot, kundi ito ay dahil sa katotohanan na ating natutunan sa salita ng Diyos. Kung paano po, ulitin ko na kung paano po ang Diyos ay nais niya na malaman natin ang mga katotohanan ito, naging interesado ang Panginoon at ang kanyang mga alagad na pag-usapan ang mga bagay na ito, nabanggit ko rin yung tungkol sa trabaho ng Banal na Espiritu na kung totoong nananahan sa atin ang Banal na Espiritu, ay sinisigurado ko na magiging bahagi ng ating pananalita ang tungkol sa mga huling araw. So sa aking pagtuturo na gagawin sa inyo, ay babaybayin ko yung tinatawag na timeline. Ano yung mga sequences ng mga pangyayari o sequence ng mga pangyayari? Yan ay makikita ninyo kung totoo ba na mauuna na kunin ng Diyos ang kanyang iglesia bago magkaroon ng matinding kapigatian. Sa kalagitnaan ba ito ng 7 years tribulation? Pansinin ninyo kung yan ay nababasa sa banal na kasulatan o kaya naman ay kukunin ng Diyos ang kanyang iglesia after ng 7 years tribulation. Ngayon pa lamang ay nais kong sabihin sa inyo ang matagal nang naibahagi sa atin yung tungkol sa 7 years tribulation, hindi ko po nakikita sa Biblia. Ang nababasa ko sa Biblia ay tungkol sa 42 months, 1,260 days na nangangahulugan po yan na 3.5 years, pero isa lamang ang tinutukoy niyan, hindi po ako nakakabasa ng 7 years tribulation.
So balikan ko lang po na sa aking pagtuturo ay bibigyan ko kayo ng sequence. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng salita ng Diyos sa pag-aaral na ito. Sinisigurado ko na napakahalaga na maunawaan ng bawat mananampalataya ang tungkol sa mga magaganap sa mga huling araw na ito. Sa bagay lang, mga kapatid, huwag ninyong isipin kung ano yung gusto ninyo ay yun ang aking ituturo sa inyo. Katulad sa mga nakaraan nating pinag-aralan, napakarami na nating natutunan bago at very encouraging sila sapagkat ang basis natin ay banal na kasulatan, nakikita natin ito, hindi natin maitatanggi ang mga katotohanan ito at ganun din naman ang aking gagawin sa aking pagtuturo sa inyo dito sa Biblical Eschatology. Ang gagawin ko ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito na pinapaniwalaan ko na siyang katotohanan. Tandaan natin, meron tayong nalalaman na magkaiba-iba tungkol sa kakaganapan sa mga huling araw ay hindi nangangahulugan na tayong lahat. Ang plano ng Diyos ay totoo, tama, at ang planong yan ay nasa banal na kasulatan at yun ang ating susundan. Kahabagan nawa tayo ng Diyos sa ating pag-aaral sa bagay na ito upang ipagkaloob sa atin ang kanyang biyaya ng karunungan, pagkaunawa, ganun din naman ang pagpapaalala ng banal na Espiritu sa mga kailangan natin. Ipanalangin po ninyo na sa ating pag-aaral ay lalo pa tayong magkaroon ng pag-ibig sa Diyos. Lalo pa tayong magkaroon ng mga tamang pamumuhay. Nang sa gayon, ang ating pag-aaral na ito ay maging kapakipakinabang talaga sa bawat isa sa atin. Sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos. Magandang araw po sa bawat isa.